Hi guys, good morning. Heavy traffic dito sa isang barangay na napuntahan ko. Sobrang init, grabe. Wala tayong magagawa, kailangan natin sumunod sa protocol. Kailangan natin dumaan sa checkpoints dahil nasa boundary tayo eh. Ayan. Guys, ito naging new normal ng pagbebenta ko ng itlog. Dahil ito lang yung unang kong paraan para may maliit na kita, makaraos man lang. Pinagtsatsagaan ko to, 15 pesos to 15 pesos lang ang profit per tray, kaya ingat na ingat ako sa handling dahil mapasagan ka lang ng tatlong itlog, wala ka nang kita sa isang tray. Okay lang kung nag-crack, pwede pang kunin, pwede pong ulam, pero kung nabasag, diba, wala na, logi ka na. Yan, ganyan ang negosyo ng itlog. Actually, ang itlog eh, napaka saleable, fast moving products. Dahil kasama yan sa basic commodity. Necessity yan eh. Tsaka napaka-portable ng itlog. Masustansya na. Tsaka madaling lutuin. Hindi mo na kailangan ng ricado. Asin lang. O eh, pwede na eh. Yan. Kaya guys, tulad ng sinasabi ko, kailangan natin ng sipag, tsaga, diskarte. Samahan mo ng dasal para may swerte. Hindi pwedeng puro sipag lang. Hindi rin pwede puro tiyaga lang. Hindi rin pwede puro diskarte lang. Kailangan magdasal ka rin na sana ligtas ka sa iyong biyahe, pupuntahan mo, at sana mabenta mo yung produkto mo, at sana maging mabait at maayos kausap ang magiging customer mo. Yun. Yan. Diba? So ngayon guys, ito, traffic tayo ngayon. So, wala namang problema guys, dahil bukod sa meron akong quarantine pass, meron naman akong ID as a dealer. So meron ding DTI permit, at meron ding mayor's permit. Yan guys, kaya nakakalusot ako sa checkpoint. Kailangan eh. Pero mayroong barangay na hindi ako pinapasok. Pero kailangan natin respetuhin yun. Dahil sabi nung napuntang kong isa, order daw ng kanilang kapitan, bawal magpapasok ng hindi taga roon. Yan. So, nirerespeto natin yung guys. Hindi na ako nagpumilit. Dahil, ayun yung policy o polisiya. Diba? Hindi ka pwedeng magmatigas. E paano kung kaya pala nila nilockdown yung isang barangay dahil meron palang marami palang PUI doon o PUM, diba? So, mas maganda na yung sumunod at huwag mo nang ipilit. Diba guys? Yan. So, paano guys? Samahan nyo na ako magtinda. Tara, titinda tayo ng itlog. Guys, nandito tayo ngayon sa isang customer ko. Yan, alukin ko yan si nanay. Alukin natin. Ayan, pagbibigyan ako ng tampo. Ayan, may nanay. Ayan guys, nakabenta ako ng anig dito kay tatay. Tatay ng isa, 3, bali 7 ang order niya yun. Sir, ito yung dagdag. Ito yung malaki. Ayan sir. Malaki ito? Yes sir. Ayan. Ayan guys, nakapag-deliver tayo ng 5. Ayan. Nagtitinda siya ng karne. Ito guys, kumuha ng tatlong tray ng itlog. Ayan. Tatlong itlog. Kaibigan ko to eh. So, nag-tray lang siya sa akin ng itlog. Actually, ang kinukuha niya is jumbo. So, maliit to. Kinukuha niya sa isang linggo, 200 na trays. Kaso, wala tayong jumbo size eh. Ito lang. Kaya, pinakiusapan ko lang siya na kumuha ng tatlo para naman may benta ko sa kanya. Ayan guys ha. Lipat naman tayo.
Yan guys yung ano ko. Pizza ko nakatinga. Pati itong customer ko na itong bulaluhan, sarado. So, hindi siya nag-open. So, pati yung pizza ko doon. Yan. Tinga. Ito yung commercial space nila. Dati kasi, dito kasi ako nang upahan dati. Yan, nandyan yung mini karinderya ako. Nandyan yung sislingan ko dati. Lumihan. Yan. Eh ngayon, wala. Umalis na ako dyan. So, dito tayo guys. Alokin ko yung reseller ng pizza. Alokin ko lang itulog. Ayan yung pizza ko. Nakatingga rin. Ayan. Order sa akin ng 10. Ayan, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10. So guys, nakabenta ko dito ng 10. So ito yung tray. Palitan lang. Ayan, 10 tray din yan. Ito. Grocery, may bakery. Ito yung kaya lang pizza. Ayan. Naging ano muna. Boss, gumagana pa yan, no? Ayan, no? CCTV, ginawa ko yan, eh. Oh. Gumagana pa yan? Oo. Ah, yan. Ako nagkabit yan, eh. Oo, oh, saka yun nandun, eh. Ayan, guys. Ako nagkabit ng CCTV niyan. Kinabitan ko ito ng 6 na unit. Ito yung isa. Ayan. Kaya kahit anong diskarte sa buhay, yung ginagawa ko. Para lang makaraos. Pati CCTV na hindi ko linya. Ginawa ko yan dati. Abay itong customer ko. May bakery. Sarado rin yung karinderya niya dyan eh. Bakery, grocery. Yan. Tapos meron siya mga fresh foods, isda, karne. Yan. 195 kasi boss ang benta ko pero bigay ko kay madam. 190 lang. Sige boss, thank you ha. Thank you. Ayan guys, nakuha ko na yung payment. Papasalamat na ako doon sa... Alam mo pa naman yung number ko, ma'am, no? Oh, yun pa rin naman kaya. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay po. Ma'am, ano ako? Supposedly, Monday, Wednesday, tsaka Sabado ako, eh. Sige. Nagkataon lang, ma'am, nandiyan ako nakadaan dito kapon. Sige. Sige, ma'am. Thank you. Ayan, guys. Nakabenta ako ng 10. Ay... Salamat Lord, thank you very much. Tapos na rin. Naubos ko na yung itlog ko, pauwi na ako ngayon ang bahay. Yun yung sinasabi ko mga tol, na sipag tsaga, diskarte. At samahan mo ng swerte. Yan. Kailangan talaga ng dasal. Ayan, pauwi na ako ngayon. Lapit na ako sa bahay. Papasalamat ako sa ating Panginoon. Ligtas ako sa ating biyahe. Ligtas ako sa ating mga napuntahan. At naging efficient ang activity ko ngayon dahil naging productive, diba? Productive kasi sold out lahat yung dalawang ito ngayon. Kaya yun guys, huwag niyong makakalimutan. Kailangan pa rin may kasamang dasal para maging maayos ang ating trabaho. Guys, 15 pesos to ang isa. Kailangan makuha mo to. Pero ito, 5 pesos lang ang cost nito. 4 to 5 pesos. Kaya, palitan lang yung kapitan. Kapag nag-deliver ka ng itlog, 10 tray, kunin mo yung 10 tray.